Welcome to Donmar TV News Channel. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na isantabi ang hindi pagkakasundo at magtulungan na lamang sa pagtataguyod ng iiwang legasya para sa susunod henerasyon ng mga Pilipino. Ginawa ng Pangulo ang panawagan kasabay ng paggunita sa 35th taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Ayon pa sa punong ehekutibo, hangad niya para sa lahat ang makabuluhang pagdiriwang ng araw na ito. Anya, ang araw na ito ay binibigyang inspirasyon ng katapangan ng ating mga magigiting na bayani na nagsakripisyo para sa kalayaan na tinatamasan ng lahat ng mga Pilipino. Hinimok pa ng Pangulo ang lahat na tumulong dala ang bagong pag-asa sa inaharap. Sana raw ang araw na ito ay magsilbing paalala sa lahat na laging magbantay sa mga demokratikong institusyon sa pagpapanatili ng values at pagpapahalaga sa karapatang pantao. What did the palace say about revelations made by former Special Envoy to China, Ramon Tulfo? He told us last night, thousands of government officials, police and military have already been given the unregistered Sinopharm doses. Well, Secretary Roque refused to make a comment because he claims to have no personal knowledge about it. But since Tulfo is no longer special envoy to China, Roque says he's no longer covered by anti-graft laws. Roque adds, as a private citizen, Tulfo can do as he pleases. Nag-motorcade ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Sara Duterte. Hinihikayat nila ang presidential daughter na tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections. Nasa 100 motorsiklo at mga sasakyan ang sumama sa motorcade na inorganisa ng Alianza ni Inday Movement. Mula Rojas Boulevard, dumiretso ang motorcade sa People Power Monument kung saan pansamantalang tumigil ang mga sasakyan para kumuha ng mga larawan. Nakapaskil sa ilang mga sasakyan ang tarpaulin na may nakasulat na Run, Sara, Run. Inilarawan din sa mga tarpaulin ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong mukha ng People Power. Ito na ang ikalawang motorcade na ibinaos ngayong buwan sa Metro Manila para hikayatin si Mayor Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Nangyari ang unang motorcade noong February 18. Sa bisperas naman ito, naglabasan ng mga Run, Sara, Run tarpaulin sa Kamaynilaan. Magdaraos ng press conference ang Alianza ni Inday Movement sa Quezon City maya-maya. Sa akin, kay Mayor Sara, dapat siyang tumakbo, siyempre. Para yung magandang ginawa ng tatay niya ay maipagpatuloy niya. Nang maipagpatuloy niya. Yun ang the best. Pero ngayon, sa sinasabi niya hindi tatakbo, tayo naman mga supporter na, tayong mga supporter, alam na natin ang mangyayari. Ganyan din ang ginawa dati ni Pangulong Duterte. Hindi, hindi. Ultimo ngayong last minute na pagpapail sa COMELEC, hindi talaga lumutang si Pangulong Duterte doon. Oo nga. Nagulat tayo kami ang lumutang si Martin Dino. Kasi yung abogado, nadudun ako noong last minute na yun eh. Kaya lahat kami nagulat na nag-substitute na pala. Pero ang nakikita ko, nakikiramdam lang din si Mayor Sara na sabi niya nga, pagwas na magkaisang oposisyon, pero malabong mangyari yun. Walang kwenta kasi ang politika pag walang oposisyon eh. Walang kwenta eh. Yun ang sa akin personal. Pero naniniwala ako sa tulong at ng ating Panginoon, tatakbo yan. Ah, si Mayor Sara. Oo, tatakbo yan. Paano kung hindi tumakbo? Kunwari lang naman, sabihin na natin hindi tumakbo si Mayor Sara. Yung pinupush ngayon na Go Digong, ibig sabihin si Senator Bongo, President, at si Vice President, si Pangulong Duterte. Kamusta sa iyo yung ganong... Si Senator Bongo, madaling kausap. Madaling lapitan. Ay, naku, hindi na sa akin na-promote siya. Marami na akong pasyente na inailapit sa kanya talagang inaksyonan niya. At para si Senator Bato, ganun din. Walang publicity yun eh, no? Hindi ka tulad ng laging nagbibideo. Ay, Mayor Isko na naman tayo niyan eh. Sa laging nagbibideo, matatawa ako, meron siya ordinansa ata parang pinanukala niya sa lungsod ng Maynila na bawal ilagay ang mga mukha ng tarpaulin ng mga politiko. Okay. Dapat sinama niya na rin yung bawal na rin yung mag-live ng mag-live sa Facebook. Ayun! Dapat sinama niya na rin yun. Ganun din yun eh, no? Mas malala pa nga yun eh. Kasi yun talagang video na namimigay. Mm-hmm. Diba? Kung na-e-balance siya doon sa paglalagay ng pangalan pag namimigay, bakit hindi doon nag-e-palan siya sa pag siya yung nagbibideo, di ba?
May point ka doon, may point. Malakpakan, alak. Ito nga po yung tanat ba ya? Kanina, may kausap akong vlogger dyan mismo sa Maynila. Mm. Pero hindi ko na ibubuhos yung nakuha kong info. Grupo sila. May na mga nakatoka kung sinong jujuti sa bawat lakad ni Mayor. At kung magkano ang pakimkim. Hindi ko na ibubuhos. Siyempre, masyadong ano na yan. Actually, marami ha. Pag ako nabanggit ko si Mayor Isko dito sa aking channel, grabe yung ano ha, yung atake ng mga vlogger niya ha. Iba. Ayan, aso meron talaga, merong grupo. Oo. At may araw yun kung anong araw ka naka-duty sa kanya, kung saan siya pupunta. May schedule daw yun. Kausap ko mismo yung isang vlogger doon. Pambihira, matindi pa lang ano doon ha. Magandang negosyo yan. Nakakanegosyo itong mga vlogger na ito ha. Eh kung nandiyan lang ako sa Maynila area, araw-arawin ko doon eh. O nga pala mga ano, mga banatero, si Sir Ninyo po ay nasa Baguio, okay? Pero Sir Ninyo, sorry ha, malamig na rin dito sa Metro Manila ng konti, ha? Hindi na kami masyadong, sobrang lamig siguro ngayon dyan, ano? Oo, malamig. At saka nag-ano kami ngayon? Dito sa Cordillera, prepare na kami ng Sara Movement dito. Naka-prepare na kami. Sara 100% movement, ano? Hindi ba kayo na didismaya doon sa pagkapaulit-ulit kasi sinasabi ni Pangulong Duterte na talagang ayaw niya yung anak niya tumakbo. Ano masasabi niyo doon? Hindi, ang sa akin, dating sa akin, ayaw nung ama. Eh kung ginusto nung anak, pwede niya pa bang sitahin yon? May sarili naman pag-isip si Mayor Sara. Saka na sa tamang gulang na rin naman. Diba? May sarili pa pa siya naman siya. So naniniwala ka naman talagang may pag-asang tumakbo si Mayor Sara. Ayan ang may pag-asa. Hangga't mabubuhay, hangga't nakakaano, hangga't wala pang last filing, huwag tayong mawala ng pag-asa. Mm-hmm. Kasi aminin ako, malamit, dinitibag pa rin nila si Sara eh. Katitibag nila kay Sara, lalong umaangat yung ali. Lalong umaangat. Oo nga, pero ano ha? For the first time ha, merong bumanat ha. Kasi, although, sabi ko nga doon sa ano ko, eh parang ang tapang-tapang nitong Isko na ito, pero yung banat niya pahapyaw eh. Hindi daharapan eh. Hindi niya talaga pinangalanan eh, di ba? Parang may lusot pa siya eh. Sabi ko nga kung meron tong ano, kung matapang ka ba, di mo diretsuhin. Oh, bakit yun nilalabas itong Mayor Sara na to, di ba? Oh, kasi yung sasabihin niyang tarpulin, sino ba ang may mga tarpulin sa Metro Manila nagkalat? Naransara. Formal nang inihain sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonian dahil sa kabiguang magsumite ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at pagupulang umano sa napakaraming kaso sa kanyang tanggapan, particular na ang may kinalaman sa mga kasong electoral protest. Tumatay yung legal counsel ng complainant na si Ed Cordovilla, si Attorney Larry Gadon sa impeachment ni Leonian at si 2nd District Ilocos North Representative Angelo Barba naman ang nag-endorso sa reklamo. Ang verified complaint ay kapwa pinirmahan ng complainant at endorser batay sa grounds na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at ang isinasaad sa prefatory statement na the genius of impeachment lies in the fact that it can punish the man without punishing the office by Arthur Schlesinger Jr. Mismong si Sec. Gen. Mark Leandro Mendoza ang nagpanumpa sa complainant at endorser. Today, December 7, 2020 at 10:05 in the morning, we filed an impeachment complaint against Associate Justice of the Supreme Court, Marivic Leonen. And the complainant here, who signed the complaint, is Ed Cordovillas. Ed Cordovillas is a writer, an author, and he is the sec-gen of the flag. This was endorsed by Congressman Angelo Barba. And the connection is that the complainant is a constituent of Congressman Angelo Barba from Batac, Ilocos Norte.